Sa mga nakaraang dekada, ang bansang Amerika ay parating naririnig na namamagitan o tumutulong sa mga pagkakataon ng pagkakaroon ng mga alitan ng iba't ibang mga bansa, kagaya na lamang sa pagitan ng Ukraine at Russia at syempre ang China at ang Pilipinas. Nangako ang bansang ito na susuportahan nila ang Pilipinas sa magiging aksyon ng China laban sa atin dahil sa pinagagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Pero alam nyo ba na marami ang nagsasabing ang Amerika ay lihim na traidor at balimbing? Sa umpisa umano ay tutulungan tayo ng bansang ito pero sa huli ay gagamitin nila ito upang unti-unti tayong masako gaya na lamang ng kanilang ginawa noong unang panahon sa Pilipinas. Para sa video natin ngayon, ating aalamin kung paano nga ba unti-unting ninanakaw ng Amerika ang Pilipinas mula noong unang panahon hanggang sa ngayon. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bago pa man tayo masakop ng mga Amerikano, daan-daang taon na din tayong nasa ilalim ng pananakop ng Espanya. Noong tayo'y nasa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol, nakita ng Amerika na mahina lamang ang Espanya at kayang-kaya nila itong palayasin sa ating bansa. Nagtungo sa ating bansa ang mga Amerikano sa utos ni Teddy Roosevelt na pinangunahan naman ni George Dewey na noon ay naka-assign sa Asia. Nagtungo sa Pilipinas ang mga Amerikano at pinangakuan ng mga Pilipino na palalayain nila tayo mula sa imperialismong Espanyol. Siyempre, hindi na nagdalawang isip ang mga Pilipino at tinanggap agad ang alok na tulong ng Amerika. Naging tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ng mga Amerikano sa mga Espanyol sa pag-aakala ng mga Pilipino na walang ibang hangarin ang mga kano kundi ang makatulong hanggang sa unti-unting ipinakita ng mga Amerikano ang kanilang tunay na pakay. Ang pananakop ng mga Amerikano ay isang pagbabalat kayo na sa umpisa ay nagkukunwaring mga tagapagligtas ng kalayaan ng Pilipinas, ngunit sa bandang huli ay unti-unting nagtanggal ng maskara. Ayon sa isang aklat na may pamagat na Sa Kuko ng Limbas na isinulat ni Dr. Nemesio Prudente, ang paghahari at pananakop ng mga imperialistang Amerikano sa Pilipinas ay nahahati sa dalawang panahon o yugto. Una ay ang lantarang pananakop kasama na ang panahon ng Commonwealth. Pangalawa ay ang hindi tuwirang pananakop na nagsimula pagkatapos na ipagkaloob noong Hulyo 4, 1946 ang kunwa-kunwariang kalayaang politikal. Sinabi din sa akda na hindi totoong aksidente ang pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang kanilang pagpasok sa Pilipinas at sa buong Asia ay udyok ng makasariling hangarin. Noong daw mga panahong iyon, umihina na ang mga dating kolonyalistang bansa tulad ng Espanya, Portugal, Pransya at Holanda. Dahil dito, madaling naisagawa ng Estados Unidos ang pagpapalawak ng kanyang impluensyang pangkabuhayan. Napadali ang pagtatatag nila ng pamilihan sa iba't ibang bansa sa Asia na napagdadalhan nila ng kanilang produktong industriyal at agrikultural na labis na pangangailangan ng kanilang mamamayan. Ayon pa sa mayakda, inihandang mabuti ng Estados Unidos ang kanyang sistemang gagawin na may hangarin sa Asia. Pinalakas ang kanyang hukbong dagat at militar upang hindi malamangan ang iba pang mga bansang imperialista. Inihanda ang ganitong hukbo, hindi lamang laban sa kapwa imperialista, kundi upang matiyak ang tagumpay ng pananakop kung tututol ang sasakupin o kung ang mga ito naman ay maghihimagsik kapag nasakop na. Binigyan din sa aklat na ang pagpapalakas na ito ng kanilang sandatahang lakas ay hindi dikta ng dangal at tungkulin ng kanilang bansa, kundi ng mga monopolistang Amerikano na nagbubukas ng bagong gawain sa Amerika, ang imperialismong pandaigdig. Ang simula ng pananakop ng mga Amerikano ay nang dumating ang armada ni Commodore George Dewey sa Manila Bay noong 1 ng Mayo 1898. Ito'y dahil inutusan si Commodore Dewey na pumunta ng Pilipinas upang pabagsakin ang hukbo ng Espanya. Matapos matalo ng mga Amerikano ang hukbo ng Espanya, inakala ng mga Pilipino na ang mga Amerikano ay gustong tulungan ng Pilipinas laban sa Espanyol.
Ito ang naging dahilan sa pagbalik ni Emilio Aguinaldo galing ng Hong Kong noong 19 ng Mayo, 1898. Si Aguinaldo ay nagpasya na tulungan ng mga Amerikano laban sa mga Espanyol. Isinalaysay din sa aklat ang mga hindi magagandang ginawa ng mga Amerikano tulad ng panluloko nila kina Aguinaldo, brutalidad at ang hindi makataong pagpaparusa sa mga Pilipino. Ilan pa sa mga kalupitang ito ay ang parusa ng pagpapainom ng tubig nang sapilitan hanggang sa mamatay ang isang tao at ang lahat ng bayan na hindi nakikiisa sa kanila ay kanilang sinunog at pinagsisira. Inisa-isa din sa aklat ang mga Amerikanong opisyal na nagpahirap sa mga Pilipino tulad ni na General Wesley Merritt, General Arthur MacArthur, General Douglas MacArthur, Colonel Jacob Smith at General Frederick Funston. Sa kabilang panig, nabanggit din dito ang mga kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban sa mga Amerikano para sa pagpapanatili ng kapayapaan, tulad ni Gregorio del Pilar na nagbuwis ng kanyang sariling buhay. Binigyang halaga din sa aklat ang mga naitulong ng mga kaibigang Inchik tulad ni Jose Pawa at Dr. Sun Yat-sen na nakaampag sa pakikipaglaban sa mga Amerikano. Ipinaliwanag din ng aklat ang mga batas na ipinatupad noon ng mga Amerikano na nagpapatunay na nais nilang sakupin ang Pilipinas tulad ng batas sedisyon at iba pa. Inilarawan din dito kung paano gumawa ng paraan ng mga Amerikano upang wasakin at baguhin ang kultura at edukasyong Pilipino sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga gurong Amerikano sa Pilipinas at ang paggamit ng Ingles bilang wikang panturo na naglalayong magkaroon ng agwat ang uri ng mga Pilipino. Ayon sa aklat, ito ay taktikang imperialista, ang pagpapalubha sa pagkakahati at hindi pagkakaunawa ng sambayanan. Sinimulan din, ayon kay Prudente, ang pagpapadala sa mga pensyonadong Pilipino sa Amerika upang makalikha ng mga Pilipinong Amerikano na magtatanggol sa interes ng mga Amerikano sa bansa. Layunin din, ayon pa sa may akda, ng pagpapadalang iyon ng mga pensyonado sa Amerika na makabuo ng mga barokratikong Pilipino na higit pang kakampi sa mga imperialista kaysa sa mga Pilipino. Ang pagpapasok ng sistema ng edukasyon batay sa mga Amerikano ay isang paraan ng mga imperialista upang masaklaw hindi na lamang ang mga katawan kundi upang burahin na rin ang bahid ng nasyonalismo sa isipan ng bawat Pilipino. Sa makatuwid, kinasangkapan ng mga Amerikano ang edukasyon sa pagsakop sa Pilipinas. Bukod dito, hinayaan ng mga Amerikano na mamatay ang mga industriyang pangkamay o pambahay sa Pilipinas na dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga yaring produktong Amerikano ay natatalo sa kompetensya. Ang ganitong paraan ng pagpatay sa industriyang Pilipino at ng patuloy na pagdagsa ng mga produktong Amerikano ang naging dahilan ng patuloy na pagkakaroon ng buhay ng feudalismo na siyang sanhi kung bakit ang mga magsasaka at manggagawa sa Pilipinas ay nananatiling dukha at api. Ang imperialismo Amerikano ay hindi makapananatili ng matagal sa Pilipinas kung wala silang kasabwat at kapanalig sa bansa. Sa larangang pangkabuhayan, ang mga imperialista ay may mga alipores, mga panginoong may lupa at komprador na siyang tuwirang nakikinabang sa kanilang tuwirang pananakop na iyon. Ang lagi ng biktima ng kolonyalismo ay ang maraming mga bilang ng mga magsasaka at manggagawa. Dito sumipot ang neo-kolonyalismo, isang antas ng panluloko ng imperialismong Amerikano, ngunit siyang pinakamataas. Ang neo-kolonyalismo o ang makabagong paraan ng pananakop ay isang kilusang kontra-revolusyonaryo, isang paraan ng paggamot upang mapigil ang paglakas ng kilusang mapagpalaya lalo na sa Dakong Asya. Ang imperialismo ay siyang balakid kung bakit hindi maaaring makasunod ang isang bansang hindi maunlad sa daan ng kapitalistang pagunlad. Dahil sa patuloy na pananatili ng imperialismo sa Pilipinas, ang lipunang nabuo at tumibay sa bansa ay isang lipunang malakolonyal at malapyudal. Ayon sa aklat na ito, ito ang talagang nais na mangyari ng Amerika na ang malangkas ng kabuhayan ng Pilipinas ay maging piyudal upang sa habang panahon ay maging tagatustos na lamang ito ng mga hilaw na kalakal at tagaangkat ng mga yaring produkto. Ang mga barokratang kapitalista, partido, politikal ay nagsilbing kasabwat ng mga imperialista. Lahat ng mga kautusan at batas na kanilang nililikha at ipinatutupad ay mga batas na ang mga imperialista at ang kanilang uri lamang ang siyang nakikinabang. Ang pambansang krisis na ito ay mawawakasan lamang sa pamamagitan ng pagbuwag sa hindi pantay na kasunduan ng mga Pilipino at Amerikano na pinagbabatayan ng mga imperialistang Amerikano sa Pilipinas. Nararapat din ayon sa mayakda ng libro na magkaisa
isa ang mga manggagawa sa ilalim ng patakarang demokratikong makabayan. Ang pamamahala ng mga Amerikano sa mga negosyo dito sa Pilipinas ay dapat nang ipasakamay sa mga Pilipino. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagbabago sa edukasyon. Kailangan itong sumailalim sa Pilipinasyon upang makatulong sa pagbuwag ng imperialismo sa bansa. Kung may katotohanan o wala ang mga naisulat sa libro bilang mga Pilipino, nararapat lamang na pangalagaan natin ang ating bansa at proteksyonan natin ito sa mga gawain ng dayuhan na maaaring umagaw uli ng ating kalayaan. Naway matuto tayo sa nakaraan at iwasan na natin ang paggawa ng mga desisyong makapagpapahamak sa ating bansa. Ang Pilipinas ay ating bansa. Ito ay para sa atin at tayo bilang mga Pilipino ay para sa kanya. Sa anumang ginagawa, isipin natin ang ikabubuti nito sapagkat ang Pilipinas lamang ang nagbubukod tanging inang bayan natin. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!